Naranasan niyo na bang magmahal ng todo-todo? Yung tipong parang walang katapusan. May mga taong minamahal tayo na tumatatak talaga sa puso natin. Kahit wala na sila sa tabi natin, hindi nawawala yung pagmamahal natin. Parang mga bituin, kahit hindi natin nakikita, alam nating nandyan pa rin sila. May mga alaala tayong iniingatan, mga alaala ng mga ngiti, mga tawa, at mga pangako. Ang mga alaalang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas. Lakas para harapin ang bukas. Lakas para magmahal muli. Sa bawat yugto ng buhay natin, may mga taong dumarating. May mga taong nakatadana nating makilala at makasama. At sa bawat taong ito, may natututunan tayo. May mga aral na tumutulong sa atin na lumago at maging mas mabuting tao. Hindi porket nagmahal tayo ulit, nakalimutan na natin ang mga nakaraan. Ang bawat pag-ibig ay special. At ang bawat isa ay may puwang sa puso natin. May mga taong dumadaan lang sa buhay natin. Pero mayroon din namang nag-iiwan ng marka. Mga marka na nagpapaalala sa atin ng mga aral na kanilang iniwan, at mga aral na humuhubog sa kung sino tayo ngayon. Normal lang na maalala natin ang mga nakaraan. Ang mahalaga ay matuto tayong magpahalaga. Magpahalaga sa mga aral na kanilang iniwan, at gamitin natin itong gabay sa pag-move on. May tamang panahon para sa lahat. Panahon para magmahal, at panahon para magpaalam. Minsan, kailangan nating matutong bumitaw, hindi dahil hindi na natin mahal, kundi dahil kailangan nating lumaya. Ang pag-move on ay hindi paglimot. Ito ay ang pagtanggap na tapos na ang isang kabanata, at handa na tayong sumulat ng panibago. Isang kabanata na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga nakaraang pag-ibig, nagbibigay sa atin ng mga aral. Mga aral na nagpapatatag sa atin, mga aral na nagtuturo sa atin kung paano magmahal ng mas tapat at mas totoo. Huwag nating katakutan ang magmahal muli. Dahil ang pag-ibig ay isang biyaya. Isang biyayang dapat nating ipagpasalamat at yakapin ng buong puso. Bagong simula, bagong pag-asa. Ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi katapusan na ng mundo. Ito ay simula ng panibagong yugto. Isang yugto kung saan mas kilatin ang ating sarili. At mas handa na tayong magmahal muli. Huwag tayong matakot na sumubok muli, dahil ang puso ay ginawa para magmahal. At ang tunay na pag-ibig ay hindi takot sumugal. Ang lakas ng puso. Ang puso ng tao ay kayang magmahal ng paulit-ulit. Kahit masaktan, kahit mabigo, babangon at babangon pa rin. Dahil ang puso ay puno ng pag-asa. Pag-asang darating ang tamang tao sa tamang panahon. Huwag nating hayaang manghina ang ating mga puso, dahil ang pag-ibig ay laging nandiyan. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para muli tayong pasayahin at mahalin. Walang hanggan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang hanggan. Kahit wala na ang taong minamahal natin, hindi mawawala ang pagmamahal natin sa kanila. Sa ating mga puso, mananatili silang buhay, at ang mga alaala natin sa kanila ang magbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Huwag tayong matakot na magmahal. Dahil ang pag-ibig, ang pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa ating sarili at sa ibang tao. Pasasalamat at pag-asa. Magpasalamat tayo sa mga taong nagmahal at nagmamahal sa atin. Sila ang dahilan kung bakit masaya at makabuluhan ang ating buhay. At harapin natin ang bukas ng may pag-asa. Pag-asang darating ang panibagong pag-ibig na magpapasaya at magpapakumpleto sa atin. Dahil ang buhay ay maganda at puno ng pag-ibig.